Ngayon ang mga pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio tungkol sa mga sagot ni Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Lumalabas na, or indirectly, bumibilib itong si Carpio sa galing ng mga sagot ni PRRD. Pinaglalaroan lang niya sila, mga kongresista. So, maganda yung mga paliwanag niya. Nakikita niya yung mga galaw ni Duterte na nakakabilib talaga itong ating Tatay Digong. Okay, pakinggan natin ang interview ng Bilyonaryo.com. Reaction when you heard the former president say that, sir? Well, it's good that he said let the ICC come here. But I think what he will do is he will go to the Supreme Court to stop it. He will get a TRO because it's always been like that. He's, at the last minute, he will put up a barrier, an obstruction. Like, for example, when he challenged Sergio Trillanes, I will sign the waiver, but I will slap you first. And finally, Trillanes said, yes, okay, sign the waiver, you can slap me. And he refused to do it. So that's part of his strategy. So you don't think he was sincere? Okay, so strategy ni Digong lang yan, sabi niya. Yung mga pinapaapura niyang RCC, sige na, come on, pasok kayo. Oh, bakit ganun katapang si PRRD na papasukin ng ako hindi ko nakita yung ganyang pwedeng gawin ni PRRD na magpunta siya sa Supreme Court. Okay, granting na nandito ng Supreme Court at mag-file ng petisyon si PRRD sa Supreme Court. Tingin ko, pagbibigyan siya ng Supreme Court dahil walang jurisdiction ng ICC. Sampal, malaking sampal sa Supreme Court yung pagpasok ng ICC. Ay, grabe, no? Lib din ako sa galing nitong si Supreme Court Justice ngayon. Hindi ko nakita ito na panalo si PRRD sa Supreme Court pag pasok ng ICC, siguradong i-stop yan ng Supreme Court. Grabe. Yan naman sign ng waiver. Okay. Sampalin. No? Kumayag, sampal. Kaya lang, hindi pa rin siya nagpirma. Ayun, mga ganong style Duterte lang. Well, I don't think it was sincere. Because his lawyers will tell him don't do it, and I think he's playing around up to now. He's been playing around. Playing around. Agree ba kayo na nilalaro lang ni PRRD ang mga kongresista? Hindi rin makahalata ang mga kongresista. Iyan ang master strategist na presidente. Hindi ninyo kaya si Tatay Digong. The best talaga itong leader na ito na marunong siyang maglaro . Yan ang kailangan natin sa ating bansa. Yung wise. Wise na makita mo yung sinceridad niya to protect our country. Kita mo yung kanyang commitment na alisin ang problema o isolve ang problema ng droga sa atin. He's the only president na nakagawa niyan. Of course, nung panahon ni Marcos Sr., grabe din ang ginawa ng Marcos Sr. Kaya believe ako sa Marcos Sr. Nagsisimula na ang problema ng droga noon. Anong ginawa ng Marcos Sr.? Kamay na bakal. Firing squad. I think second year high school ako noon. 1971 or 72. Firing squad si Lim Eng Sing. Televised throughout the world. Oh. Ginorgor, firing squad. Ala Rizal. Anong nangyari? Wala. Nagsilayasan lahat ang mga gustong sumira sa ating bansa gamit ang droga. So, yung style Marcos Sr., the same style ni PRRD, yung kanyang war on drugs.
Kanyan ang kailangan natin, eh wala. Kala natin mayroong continuity of programs. Kaya kung anong nasimula ni PRRD, itutuloy ng Marcos Jr. Nabudol po tayo. Although, meron ding itinuloy, kailang karamihan wala. Itong war on drugs, hindi itinuloy. Merong kampanya, kailang pinayot. Mahina, bloodless ang gusto nila. Ayaw nila na mayroong magurgur. Tuloy. Ating kapulisan, bago lang, nagurgur, napaslangan tayo, na nalagasan tayo, 2 pulis at 4 ang sugatan na pulis. Talo. Dahil, bloodless eh. Ganun. So, sayang, walang continuity. Ganun po, wais po si Tatay Digong, hindi nyo siya kaya, mga kongresista. Tuloy natin ha. With the house, he said, I will sign the waiver. But he said, oh, but you have to sign also waivers. So it doesn't mean anything. Was that kind of statements made by the former president that surprised you? Or was that's par for the course for him. He will say, okay, I will sign. But at the last minute, he will say, you must also sign. Which will prevent him from signing because the others will not sign. So the aim really is what, sir? To say it but not do it? Well, that's it. In other words, I'm willing to sign, but because you don't want to sign, I will not sign. All right, but let's go to what he said. Tungkol sa waiver, nag-sign na siya noon. According to Attorney Panelo, siya pa ang spokesman noon. Pumirma na siya ng waiver. At ang bangko, BPI, naglabas na ng nilalaman katong bank account in question, 16,000 lang ang laman ng bangko. Contrary sa sinasabi ni listahan ni Trillanes na 281 million daw, 16,000 lang. Mayroon ng certification ng bangko as early as 2016. Natanong, saan galing yung lista ni Trillanes? Tinanong siya sa Quadcom. Sabi niya, may nagbigay lang daw sa kanya. Anong klaseng? Parang hindi senador, parang hindi PME graduate. Ibinigay sa kanya, tinanggap niya, tapos ipresent niya, akusahan niya ang presidente. Anong klaseng pag-iisip naman niya? So, wala yan, yung waiver na yan. Style lang din ni Trillanes. Hindi niya kayang paikutin si Tatay Digong. Challenging the ICC, come here tomorrow, start investigating, and if I am found guilty, I can actually be brought in jail. My question is, does that mean that the former president already submitted himself to the jurisdiction of the ICC, sir? No, not yet. Not yet. The ICC... Yung sinabi niya na, sige na, come here, investigate me. Hindi pa nag-surrender si Tatay Digong sa jurisdiction ng ICC. Salita lang yun. So, magaling talaga itong si ex-Supreme Court Justice Carpio.